Lucky Mia. Bago ang lahat, gusto ko munang bumati ng magandang hapon sa inyong lahat, sa lahat ng mga viewers mo. Gusto ko lang i-share ang aking love life. Taong 1998, nang ako ay mag-work sa Pangasinan bilang poultry caretaker. 21 years old po ako. May naging GF ako kaso parang ang sahod ko lang ang habon niya sa akin. Kasi lahat, halos lahat ng pamilya niya umuutang sa akin. Kaso, alang bayad-bayad. Pero syempre, siya ang first GF ko, kaya parang ang atensyon ko nasa kanya lang. Hanggang sa naisip ko na lang na walang mangyayari sa amin. Pag mga pamilya lang niya ang makikinabang sa pinaghihirapan ko. Kaya masakit man, pero nag-decide na akong makipag-break sa kanya. Sumunod na naging GF ko at Timian ang isang tauhan ko. Maganda siya, maputi at matangkad. Akala ko siya na ang para sa akin. Mailang beses na rin nangyari sa amin, mga pamilya niya, boto sila sa akin. Masaya-masaya kami tuwing punta ako sa bahay nila. Pero dumating ang hindi ko inaasahan. May dati pala siyang BF at minsang dumalo kami sa isang sayawan. Tago silang nag-uusap at parang nagbalikan ulit. Kasi mula ng gabi na yon, nagbago na yung GF ko sa akin. Hanggang nalaman ko na lamang na ikakasal na pala sila. Ang sakit, Ate Mia. Sa totoo lang, muntikan akong magpakamatay. Pero salamat sa aking pananampalataya, naliwanagan ang aking isipan. May dumating uli. Kaso, hindi babae, kundi isang gay. Pero hindi kami nakikita. At that time, may cellphone na ako noon, yung Bosch na cellphone, yung may antena. Tapos ang load, 300 pesos pa lang. Ano naman naging problema sa load kasi siya ang nagbibigay sa akin. Kaso, very demanding po. Ate Mian, gusto niya tuwing tawag niya sasagutin agad. Kahit may work ako, kaya nag-decide uli akong hindi na mag-message sa kanya. Isa pa, malaking kasalanan ang relasyon namin, Ate Mian. Taong 2000, buwan ng September, may nakilala ako sa radio station. Programa yun. Uso pa nun, Ate Mian, ang plugging ng cell number sa radio. Nagahanap ng mga kaibigan, kaya naisipan ko ding ipa-plug ang cell number ko. Marami po ang nag-message sa akin, pero may isang message na parang pumukaw sa aking pansin. Kaya reply agad ako sa kanya. At nagtanungan ng kung ano-anong topic. After ilang araw naming pagpapalitan ng message, nag-decide po kaming mag-meet. Kaso, bago ang time o araw na magkita kami, na-ospital ako dahil sa sakit. Nagkayuti ay ako.
Noong una, ang sabi niya, niloko ko lang daw siya kasi nagdadahilan ako para hindi kami magkita. Pero nagpaliwanag naman ako at naintindihan naman niya yun at tinignan. Sumunod na set ng date na magkita kami, kahit hindi ko kabisado ang lugar, talagang pumunta ako at nag-meet niya kami. Akala ko meet lang hanggang sa ask niya sa akin kung gusto ko daw pasyal sa bahay nila. Kahit nahihiya ako, nag-oo ako sa kanya. At yun nga po, pumasyal ako sa bahay nila. Pagdating ko sa bahay nila, agad akong bumati sa mga magulang niya at mga relatives na nag-aabang pala sa akin. Kasi ako daw pala ang unang lalaki na papasyal sa bahay nila. Nakuha ko agad ang loob nila at imian. At nang pauwi na ako, sabi ng tatay niya, kung gusto ko daw uli bumalik sa kanila, welcome daw ako. Happy ako ma'am, kasi mababait ang mga relatives niya. At siya, parehas pa kaming bunso. Dumaan ang mga araw at tuloy-tuloy ang pasyal ko sa kanya. Siyempre, nanligaw na ako sa kanya. October 14, 2001, nang sinagot niya ako at niya. Grabe, ang saya ko. Masaya din siya, lalo pat ako ang unang nanligaw sa kanya. Nang sumunod na pasyal ko sa kanila, kinausap na ako ng tatay niya. Kasi alam na pala niya na sinagot ako ng GF ko. Sabi ng tatay niya, bawal kaming lumabas gaya ng loob ng sini at ibang activity para daw iwas na makagawa ng hindi maganda. Sa akin, okay lang yun ma'am. Hanggang sa nagplano na kami kung kailan kami mag-settle o ikasal. At yun nga, dahil alam na namin yung date na target namin kasal, dumating at imian ang isang pagsubok. Nahulog ako sa isang babae dahil nag-work ako. Nasa boarding house lang ako nakatira at yung babae laging pasyal sa boarding house namin. Hanggang nahulog ang loob ko sa kanina. Kasi mabait, pero ang kasalanan lalabas at lalabas din. Nalaman ang asawa ko, muntik na kaming maghiwalay noon ma'am o ate Mian. Pero sabi ng mga biyenan ko sa kanya, bakit isusuko mo ba ang asawa mo sa babae na yun? Yung narinig kong yun ma'am o ate Mian, laking hiya ko sa mga biyenan ko. Kasi napakaunawain nila. Minsan nga, nagsiselos ng asawa ko kasi maraming pagkakataon na pag nagkakatampuhan kami, ako madalas kampihan ng mga biyenan ko. Lumipas ang araw at naayos din namin yun. Umalik ang dating tamis ng pagmamahalan. Pero ang babae, pagminsang nasira ang tiwala sa asawa. Mahirap nang ibalik. Kaya ginagawa ko ang lahat para maibalik niya sa akin ang buo niyang tiwala. Hanggang nang ibang bansa siya para sa maging pamilya namin, lalo na kaming mag-ama niya. Dahil din sa awa ko sa kanya, nag-decide na rin akong mangibang bansa para matulungan siya para sa future naming magpapamilya. Hanggang ngayon po, magkalayo man kami sa bansang kinalagyan namin, andun pa rin ang lambing at pagmamahalan. Lalo na't ang inspirasyon namin ay ang aming anak na nasa Pinas. Ginagawa naming lumayo para sa kanya. At higit sa lahat,
ang sabasbas ng Panginoong Diyos, lalong nagiging matibay ang ugnayan namin mag-asawa. Sana po ay nasiyahan kayo sa aking love story. Maraming salamat po. Nagmamahal, Jomi. Sa pag-aasawa, dapat ang tiwala ng isa't isa ay huwag sirain. Para maipagpatuloy ang binuong magandang pamilya at laging nasa unahan natin ang Panginoong Diyos.